Good evening mga future criminologists. So ngayon, sasagutin po natin yung tanong ng ating ka-future criminologist na si R.D. Oliver Reyes. Yung tanong niya na ano po ba yung reclusion perpetua at reclusion temporal at magbigay na din ng example na cases. Okay, pero bago yan, nais ko muna magpasalamat kay Lord kasi nakarating ako ng shift dito sa Rojas, Capiz. Diba? Rojas City, Capiz. Okay. So, salamat din sa CBRC Rojas. Okay, nandito po. Sa lahat na po ng taga Rojas, mag-intro po kayo ng CBRC. Sa branch manager, sa manager po dito, si Ma'am Dana. Okay, thank you po sa iyo, Ma'am. Tapos, ano na lang, shout out din muna sa, ano, sa family ko. Okay, sa wife ko, kay Sunday, at sa baby namin, David Sanuel. Sa parents ko, sa mama and papa ko, at saka sa mga kapatid ko. And also, sa, ano, sa nakasama ko sa kainan, kay ano, Sir John Emmanuel Burda, tapos kay Sir Patricio. Okay, kay Sir Nibariel Patricio, tapos kay Sir Harry, ano ngayon sir apelido niya sir? Harry Bermejo. Harry Bermejo. Okay, so yan, sasagutin natin yung tanong. Okay, and sa lahat ng CBRC reviewees dito sa Rojas, shout out sa inyong lahat ha. At saka sa team Analogy doon sa Jinsan yan, CBRC. Tapos team Utog sa Dumaguete. Okay, CBRC. Okay, nga ganito yun sir. Pag sinabi natin yung reclusion perpetua, kung pinag-uusapan natin dyan at gusto mong malaman ang kanyang duration of penalty, okay, makikita natin yan Article 27. 20 years, 1 day to 40 years yan, reclusion perpetua. Okay, pero pag reclusion temporal naman, 12 years, 1 day to 20 years yan. Pero pag prescription of crime, so po sir, prescription of crime ng reclusion perpetua under Article 90 of Revised Penal Code, 20 years po yan. Prescription of penalty niya, Article 92 ng Revised Penal Code, ano pa din, 20 years. Pag reclusion temporal, okay, 15 years na lang yan pagdating ng prescription of crime at prescription of penalty. The same pa din ng article. Article 90, prescription of crime, and Article 92, prescription of penalty. Ngayon, kung magbibigay po ng example ng case po, sir, okay, kunwari, pag murder, matik po yan, murder, reclusion perpetua po yan. Okay, pero pag homicide, pwede po yan, pasok po yan sa reclusion temporal. So, sana po na-satisfied kayo sa sagot ko sa tanong nyo. At sa lahat ng mga nagtatanong ha, pasensya po kayo kung hindi ko pa nasasagot isa-isa. Kasi medyo busy talaga ako, nandito ako sa Rojas CBRC. So paano po, salamat sa inyong lahat and sa lahat ng follower ko. Okay, maraming salamat po, thank you and God bless.